sa mga nakaraang trabaho ng CIDG, marami tayong nakikita mga tarpaulin, mga emblem ng medyo mga kilalang party list sa ating kongreso. At yan po ay aming iimbestigahan. Arestado ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at Militar ang anim na miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army sa isinagawang operasyon sa Quezon City at Bulacan. Ayon kay CIDG Director Police Major General Albert Ignacio Sfero, ang mga suspect ay pawang secretary at finance officer ng CPP-NPA sa Cagayan Valley. Nakuha sa mga ito ang nasa 636,000 pesos cash, iba't ibang cellular phones, mga baril, pampasabog at tarpaulin o banner ng grupong Gabriela at Bayan Muna. Kaya naman, sinabi ni Fero na aalamin nila ang kaugnayan ng mga ito sa nabanggit ng mga party list group. Kukunan natin ang statement yung mga nahuli natin, bakit sila may mga tarpaulin ng Bayan Muna at Gabriela. Naniniwala din ng CIDG na gagamitin sa halalan ang mga nakumpis kanilang armas at pampasabog. Usually, before election, marami talagang mga possibilities like they create some issues like maggawa ng kaguluhan. Kaya there's a big possibility na gamitin sila before the election. And we know for a fact that sa Cagayan Valley, ito yung mga nangyayari. Maraming mga landmining. Ginagamit din aniya ng mga ito ang mga cellular phones sa kanilang extortion activities. Itong napakaraming cellphone could only implies na sila, being the finance, at sila ay suspect sa extortion activities, paiba-iba sila ng cellphone, paiba-iba ng number para manakot, maghingi ng tinatawag nilang mga extortion money. Ang nahuling anim na miyembro ng CPP-NPA ay wanted sa mga kasong murder, attempted murder, arson at robbery. Sasampahan naman ang panibagong kaso ng CIDG ang mga ito, kaugnay sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Republic Act 9516 o Comprehensive Law on Explosives. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.